Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, ang inyong Veggie man, nandito po tayo sa Cagayan de Oro. So, specifically po, nandito po tayo sa Cogon Market. And ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa mga gulay, dito po sa merkado, at yung mga presyo, kung saan po nanggagaling. And kasama po natin ngayon, ng ating mga kaibigan. Siyempre, manungunay, mga taga-East West, ano? Partner, pwede ka pong mamatay? Magandang araw po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Cogon Market dito sa Cagayan de Oro City. Arnold? Arnold, Tabanya po. Taga saan ka ba? Taga Maramag, Bukidnon. Maramag? Yes, sir. Talagang taga Bukidnon ka, ha? Yes, sir. Okay, kasama rin natin yung ating isang kaibigan dito, si Mr. Si Charles Ayan Bertolaso po, isang FMR ng East West City. Charles? Yes, sir. Saan ka, Charles? Taga Balingasag po. Isa Mesa Oriental. Opo. Miss Orr? Yes, sir. Okay. So ito po yung mga kaibigan po natin. Tutulong po sila sa atin sa pag-explain tungkol po sa mga gulay. And napakaswerte po natin kasi meron pong nagpa-unlock sa ating imbitasyon. Ito po si Ma'am Mercy. Mercedita de la Cruz. Mercedita de la Cruz. Ma'am Mercy, pwede ka bang bumate sa local dialect ninyo? Bisaya? May buntag sa tanan na... nasa Sir Mike nasa East West na nagbisita diri sa Cogon Market. Okay, ma'am, I understand medyo nahihiya, ano? First time po bang umarap sa camera? First time. Live po ito, live po tayo. Okay, pero ma'am, maraming magpapasalamat sa iyo kasi mag-share ka ngayon ng iyong mga yung kaalaman mo tungkol dito sa mga gulay, sa pagtitinda ng gulay. May tanong ko po, matagal na po ba kayong nag-business ng gulay? Matagal na, sir. Mga ilang taon na po? Matagal na, mula pong bata pa ko, ano, gulay lang ang paninda na mo. So ito po yung talagang kinabubuhay ninyo, simula pa? Ay, sir. Okay, so ano po ba kayo? Kayo po ay namimili ng gulay, nagbebenta ng gulay, o paano po ba? Namili, tapos direct po sa Tagiya. Direct sa Tagiya. Ibig sabihin yung may-ari, farmer? Oo, yung may-ari ng gulay. Pinipick up niyo po ba sa taniman o kayo dinadala po nila dinadala dito? Dinadala dito. Marami po ba kayong binibili? Marami. Minsan, kung marami yung kupa nila, harvest. Kagaya nun sa ano, Libertad, may suki ko doon na wholesale. Wholesale. So, marami yung harvest nila. Opo. Ako ang kumukuha sa kanila. Okay. Tapos in-wholesale ko rin sa iba kasi hindi naman kaya i-retail. Ano po yung karamihan na binibili niyo yung klase ng gulay? Ang palaya, okra, talong, sitaw. Okra, talong, sitaw. Yes, sir. Kalabasa. Kalabasa. Yes, sir. Okay. Matanong ko lang itong ating mga kaibigan. Ano? Charles and Arnold, ano ba yung karamihang itinatanim dito sa Cagayan de Oro? O Bukidnon? Dito sa Bukidnon, sir, karamihan kalabasa. Sumunod yung ampalaya, talong, mga atsal, kamatis. So, tunay-tunilada yan? Tunay-tunilada yan, sir. Okay. Magkano bang presyo ng ano ngayon, kalabasa? Medyo bumagsak yung presyo natin kasi marami ng harvest. Okay, siyempre. Charles, ano masasabi mo sa mga tanim dito? Ano bang maraming tinatanim dito sa Bukidnon? Marami din dito, sir. Katulad ng sinabi ni Sir Arnold, kalabasa, talong, okra, palaya, atsal at saka kamatis. Marami talaga dito. Sige, si Ma'am Mercy, magkano po yung kalabasa ngayon? Yung retail po niyo? Yung retail is 16. 16 pesos, yes, 1.6 per kilo? Yes, sir. Saan po yung kalabasa ninyo? Tingnan nga po natin. Ayan. Yung iba nasa ilalim, hindi na nasa lapit nga po tayo. Si kalabasa, pakita na natin. Kalabasa. Kalabasa. Ayan ah. Matagal na po ba yan? Dito sa inyong tindahan? Matagal na siya kasi mahina yung binta pagbagsak. Mahina yung binta pagbagsak ang presyo? Oh, yes, sir. Hindi po ba dapat mas mabili kapag mababa ang presyo? Hindi, kasi marami naman. Maraming volume, yung supply, masyadong marami. Tapos, pag hindi bagsak, maramalakas ang benta. Okay. Sa isang buwan po ba, mga ilang kilo o tonelada ng kalabasa na ibebenta ninyo? Depende lang, sir. Kung malakas, marami. Pero, konti lang na
pag may na yung benta, ano lang. Sa experience nyo, anong buwan ng pinakamalakas ng kalabasa? Ano, si December, January, to April. December, January hanggang April, maraming kalabasa niya na lumalabas. Oo, ay hindi. Yung medyo mahal. Medyo mahal? Ah, kasi Pasko siguro. Oo, nag-umpisa yung bagsak ng kalabasa, August hanggang ngayon. Okay. Pagka po mga ganyang months, magkano pong kalabasa? Kasi ngayon, isa sa isa, sabi niyo. Oh, pero yung kumpra, mga 7, 8 anak lang. Sa ano. Okay. Mayari. Ano po ba ang hinahanap ng isang mamimili sa kalabasa? Yung sa experience medyo niyo? Maganda. Maganda, labo. Kasing ganda niyo po ba? Yung ano, malabo. Malabo? Malagkit. Malagkit? Yes, sir. Gano'n po kalagkit? Kasing lakit ng ano, smile. Wow! Ito po si Charles, malakit ang tingin. Okay. Yung malakit po ba, yung puyo ba yung ano, yung pag sa kaldero, hindi maialis yung takip ng kaldero? Hindi naman. O, sobrang lakit? Hindi naman yung pag inugulay mo na ma... Ang tawag nun? Yung pinakbet? Nagpipinakbet ba kayo? Ano ba, yung... Matigas kainin. Oh, na po, yung medyo malakit po 'yon na medyo malambot. Okay. So meron po tayong question dito, saan po saan daw po itong market na ito? Cogon Market. Cogon Market. Cagayan de Oro. Meron pa po bang ibang market dito bagsakan? Ano sa ano lang, Carmen. Carmen. Dito po sa Cagayan de Oro, meron pa pong ibang market dito? Sa Bulwa. Bulwa. Saan naman po 'yon? Cagayan de Oro din yun? Cagayan de Oro, sir. Ma, ano naman po meron nung ganito din? Ano, marami doon kasi doon man ang ano, bagsakan ang galing sa bukid noon. Okay, meron pa po doon na bagsakan din. Okay, okay. So ito po, sa Cagayan de Oro po, ano, tama po yung ating nanonood. Meron na po tayong mga viewers ngayon na live. Okay, Ma'am Mercy, simulan po natin dito. Dito po tayo. Okay. Ma'am Mercy, pasaysa ka na. Okay lang. At medyo, wala namang customer. Wala pa. Maaga pa. Anong oras ba kayo nag-open dito? 2 a.m. 2 a.m. So kanina kapagising? Oo. So hanggang anong oras? Mamaya, ang gabi. Hanggang gabi na? Hindi ka na halos natutulog pala niyan. Hindi, marami ay may kasama naman ng alternate. Ah, palitan. Palitan. Ah, okay. O yun, nanonood si Sir Kenneth Domingo Campo. Sir, maganda umaga. Sir MD, maganda umaga din. Ah, ma'am. Okay. So, i-focus po natin. Ano? Ito po yung una. Upo. Upo. Saan po galing ang upo? Ma'am, lapit po kayo sa dito. Sa Libuna. Libuna? Yes, sir. Malayo po ba dito yun? Malayo siguro. Malayo. Mga ilang oras po dito yun? Mga 3 oras ata. 3 oras, ang Libuna. May, so, magkano po ang retail ngayon ng upo? 25 pesos. Yes, 25 pesos. Mahal po ba yun? Mura? Mahal. Mahal ang upo ngayon. Sa Luzon, napakamahal po ng mga gulay ngayon eh. Maliban sa kamatis. So itong upo ninyo is 25 pesos ang per kilo. Yes, sir. Pag 10 kilo binili, magkano? 10 kilo to 50. Yung 50, walang discount. Hindi to 40. Depende kung... Eh kung pogi yung bumibili. Depende kung tumawad sila. Tumawad. Pag tumawad, pwede tumawad. Yes, sir. Mga Pilipino, mahilig tumawad. Yan pala kasalanan eh. Okay. Okay. So ito po, meron dito kamatis. Yan. Sabi ko nga kanina, mura ang kamatis sa Luzon. Dito, mura din ho ba? Mura din. Magkano po kamatis nyo? 12 ang kilo. 12 pesos. Retail na ho yun? Retail. Kasi mura lang. Ah. Pero yung depende, yung green na 20, 25, depende. Ah, meron pa po ibang lasing kamatis. Yung so green. Ito, overripe naman po. Ito ay, magkano sabi nyo? 12? 12. O yun, sa mga viewers natin, 12 pesos ang isang kilo ng kamatis. And magkano kapital kaya doon? 100 ang isa. 100 divided by 5 piso. So, sinabi niya, ano, yun siya, 5 pesos daw ang kapital niya, benta niya 10 piso. 12 pesos. So, konting diferensya. So, halos doble lagi siguro. Ganun talaga yung pagka namimili. Pag retail. Pag retail, nadodoble na po yung presyo. Eh, meron din po siya ditong anong tawag dito? Chinese cabbage. Magkano per kilo? 35. 35 pesos, ah, medyo mahal, ano? Saan galing mo ito? Sa Bulwa. Bulwa. Ah, okay, pero saan kaya ng tali mo dito sa bakit doon? Sa Tapan, mga ganun ba yan? Claveria. Claveria. Okay. Ito po, sibuyas. Magkano po sibuyas ngayon?
80 pesos kilo. Malamang galing to ng ano, Luzon. 80 pesos per kilo. Gano'ng kapital na. Ibulong nyo lang sa akin. Okay. Medyo mahal-mahal po ang kapital niya. Parang mga close to 50 pesos. 80 ang bentahan. Ayan. Bawang pa tayo dito. Bawang. Imported po ba ito? Magkano ang kapila nito? Retail. Retail po pag-usapan natin. 80. So yung sibuyas, 80 retail. Bawang, 80 rin. Okay, ito po, sibuyas dahon. Yung matawag sa inyo dito? Dahonan. Sibuyas, dahonan. Sibuyas dahon. Magkano ito? 50. Kilo. 50 pesos per kilo. Sibuyas dahon, 50 pesos per kilo. Ano pa? Ito. Ito. At patatas. Patatas. 30. Ang kilo. Maliliit man po. Maliliit. Pag malalaki? 50. So 30 pesos per kilo. Kapag-uwi kayo mamaya. Ilagay sa ano, third kong french fries. Ito po. Ano po ito? At sal. Maliliit yung atsal. Maliliit. Mura lang yan. Mura yan. Magkano? 50. 50 per kilo? Yes, sir. Mahal pa rin ah. Mura na ba yun? Sabagay sa Luzon, mahal din eh. Magkano yung, kung mayroong malalaki, magkano? 90, 80, depende sa klase. Pesos per kilo. Pero per ito, kilo. 50 pesos. Marami bang harvest ngayon? Kukunti? Kukunti lang. Partner Arnold, marami bang lang yung harvest ngayon ng atsal? Marami din, sir. Kasi yung kay Ma'am Mercy dito, 50 pesos ang retail niya. Yes. Maliliit pa. Pag malalaki, medyo mataas na yung presyo. Ganun. Ano ba yung variety nyo ng atsal? Meron tayong Emperor, sir. Emperor F1. Emperor F1? Yes. Ano pa? Meron pa ba yung klase? Sultan F1. Pero may stocks ba kayo? Medyo limited tayo sa ngayon, sir. Limited? Limited? Okay, limited daw. Kasi marami naghahanap ngayon eh. Ito, ano po ito? Pang diet. Lettuce. Magkano po ito? 150. 150 per kilo? Medyo mura, no? Medyo mura, 150. Ito. Ano ito? Ito. Chicharo. Chicharo. Ito, chicharon. May negosyo po, chicharon eh. Chicharo, magkano isa nito? 100 ang kilo. 100 ang kilo. Okay. Yan, mga kilo. Ito, siyempre, yung paborito. Palaya. 60 pesos per kilo. Per kilo. Mura, no? Mura ko ba yun? Mahal? Mahal. Kamahal? Kamahal pala. Sorry. Ito, sitaw. Ano tawag mo dito? Sitaw. Sitaw din. Ikano ko yan? 40. Per kilo? Per kilo. Talagang per kilo. Hindi yung per bugtos ang mga dito, ha? Per kilo. Okay. Ito. Talong. Si Ma'am Virgie Soriano. Ito, classmate ko nung ano to. High school to, eh. Nunod siya. Ayan. Talong, magkano? 30, sir. 30 per kilo. Mura, no? Mura lang. Bagsak man lang yung talong. Okay, ito. Mapunta tayo sa usapang talong. Kayo mo ba, anong paborito niyong talong? Mahaba, maiksi? Maiksi lang. Maiksi lang. Kasi makakasya sa kalahapag preto. Kalaha, kawali yun, eh, ba? Oo. Ayan. Gusto niya, medyo maiksi. Pero yung benta niyo dito, inibenta niyo, medyo mahaba. Ayan. Ilang araw na ho ito? Kahapon pa lang ito, sir. Kahapon? Okay. Saan ho kaya ang tali man dito ng mga talong? Saan mo ba galing ito? Sa Libertad. Libertad. Ito, mga kaibigan natin. Tanungin natin sila. Saan ang tali man ang talong dito, mga kaibigan? Dito, sir. Marami sa Libona. Libona? Meron din dito sa Cagayan. Yan ang Pagatpat, mga San Simon. Marami din. Marami. Talong? Yes, sir. Yung maigsi, ano tawag sa maigsi yung talong? Ta-short. Ta-short. Ta-short daw. Pero meron pa kayong ta-short? Meron tayong ta-short, sir. Ano? Kulay green. Meron tayong... Ano pangalan na? Yung domino. Domino? Yes. Domino. Yes, domino. Meron yung mahabang talong, anong tawag daw? Meron tayong Fortuner. Yes, sir. Meron tayong Murina at saka Banatiking. Banatiking? Yes. Yung Banatiking, yun daw yung paborito sa gawing ano? South Mindanao. South Min. Yes, sir. Dabaw. Yung medyo payat, ano? Payat na matigas. Okay. Alam nyo rin ho yung Banatiking? Yes, sir. Narao. Kasan ho Banatiking? Ayun, tinuro tayo sa Banatiking. Ay, wala na, senyorita man eh. Hindi pala yun. Pero yung kulay ho ng Banatiking, ganyan. Ganitong kulay. Medyo light. Ay, ganito. Yan. Ito yung Banatiking. Okay, ano na yun? Murina na, sir, no? Murina. Ayan, Banatiking medyo light daw po na payat. Yung kasi saan yung isa na yun? Yan, Morena to? Morena. Sa mga viewers natin, pili kayo anong gusto nyo. Medyo maitim o medyo light. Mahaba o maigsi. Payat o mataba. Tama ko ba? Yes, sir.
Sabi niyo kanina, gusto niyo Mexi. Mexi. Okay, okay, tumatawa. Pag-uusapan tayo. Tumatawa lang. Meron yata kayong customer. Kala meron. Ah, meron kayong ano? Ayun. Okay. Ito, ito. Pepino. Pepino. Anong klaseng pepino ito? Anong pangalan nito nga pepino? Alali lang ito, man. Hindi. Ah, pero... Maganda yung klase niya, madali lang mayelo. Iba yung okay, variety so niya. Okay, so yun yung ano, kinakain ho ng fresh, ano? Na pepino yan. So magaling mga pepino rito, mga kasama. Ayan dito, Cagayan de Oro, sir. Cagayan de Oro, may nagtatanim ng pepino dito. Gano'ng nga kabilis bago maharvest ng pepino? 40 to 45 days, pwede ka lang mag-harvest. 40 to 45 days. Yes, yes, ah, mabilis lang, isang buwan ka lahat lang. I-harvest na. Pwede pagkaperahan pala to. Eh, Ma'am Mercy, kayo ba? Nagtatanim din ba kayo? Dati. Dati? Yung tatay ko. Tatay mo? Ah, yung papa mo. Ngayon, hindi na. Hindi na kasi matanda na siya. Ah, matanda na. Pero ito mismo, kayo nung ano? Hindi na, focus na ako dito sa paninda. Ah, okay. Okay, meron tayong kaibigan mula po sa Canada. Chris Pile. Chris Pile, kailangan niyo si Chris Pile. Okay. Yung gusto daw niya sa talong, yung mahaba daw, mataba, maitim. Yung sulit daw sa sarap. Ah, yung ano. Ewan ko, anong klaseng talong inaarap si Mr. Chris Pile. Matigas. 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 Okay, nanonood din sa atin si RG Munoz. Sir J.H. Francia, magandang umaga po sa inyo. Nandito nga po tayo ngayon sa Cagayan de Oro. Okay, actually isang very interesting sa akin is yung kalabasa. Napakalalaki yung kalabasa. Mga ilang kilo kaya yan? Pwede ba natin timbangin yan? Partner, timbangin nga natin. Maipakita sa mga viewer natin na paborito dito yung malalaki, no? Yes, sir. Tsaka malagkit. Itong timbangan, no? Kaya ba? Dito na, dito na, dito na. Dito na. Dito na tayo. Dito, dito. Ayan, tinimbang. Ito po yung kalabasa. Anong variety yung sabi niyo? Suprema. Suprema. Hybrid ba yan? Hybrid? Suprema, ayan. So malaki. Ilang kilo kaya ito? 5. Tinamba. 1, 2, 3, 4 and half. 4.6. 4 and half? 1.6. So malaki yan. Ang 3 kilo, sabi niyo magkano? 16. 16 pesos times 4.5. Kung 4 na kilo yon, 16, 32, 64. So mga 70 pesos. Pag tumawad, 16 na lang. 16 na lang. O, pwede talagang tumawad sa mga Pilipino, ano? 16 na lang. Okay. Eh, paano kung ano, kasing pogi ni ano, Sir Arnold? 50 na lang. Pwede libre. Pwede na libre sa akin. Ay, anyway, malapit na po tayong tapos din sa mga questions natin, ano? Sili, meron ba kayong sili? Sili nga, halang. Oh, halang, yung maanghang halang. Oh. Meron kayo dyan? Wala, sir. Ah, wala. Pero sa pagkakalam nyo, magkano sili ngayon? 180 ang kilo. Yung halang, yung pula? Mm-mm. 180? Yes, sir. Mura na, ano? Barato na? Mura. Kasi... Minsan na, abot din yan ng 400, 350, anak, ganun. Ah, kilo. Kasi marami naman din isang kilo nyo. Ah, okay, okay. Sige. So, ulitin ko lang po, no, nandito po tayo sa Cogon Market, eh, nandito si Ma'am Mercy, na nagsisimula yung mag-open. Anong oras nga po, sabi niyo? Alas dos. Alas dos? Oh, kasi may order kami na pang-chop, umachop mga gulay. Kaya ah, sinachop nyo rin. Yes, sir. Mga, so, walang tapon? Wala. Walang, pag yung medyo, ano na yung gulay. Ah, okay, okay. Tapos, nagsasarado kayo, oh. Alas 8 ng gabi. Mm. Alas 2 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Napaka 16 hours, ano? Yes, sir. Pero meron na sabi nyo, meron kayong ka-relievo, no? May kapalitan kayo. Si ang tawag doon? May shifting. Shifting. Okay. Sino ang katulong nyo dito? Kasama nyo yung na nagbabantay? Yung kapatid ko at saka yung anak ko isa. Sino yung kapatid nyo dyan? Ayun yung naka-pink. Ah, yun. Nandun sa ano. So, ayan. May mga namimili na. Eh, question ko po eh, kumikita po ba ang pagbebenta ng gulay? Kumikita man, sir, kaya kumikita. Yun ang kumikita, sir. Kumikita, ilan nga yung anak ninyo? Apat? Apat. Tapos sabi niyo, tatlo na may asawa? Oo. Ano yung bunso niyo, ilang taon na? 22, third year college. Ah, so napag-aaral ninyo yung mga anak niyo lahat, ha? Yes, sir. Dahil para sa pagbebenta ng gulay. Yes, sir. Okay, yun po tayo.
Ma'am Mercy, maraming salamat sa inyong oras. Okay, salamat po. Salamat. Bumati nga ulit kayo. Pasalamat. Batiin nyo yung mga viewers natin all over the world. Yung local dialect, sabihin nyo, bilhin na sila ng gulay. Ay, mapalit. Mani mo din sa Cogon, mapalit mo sa mga produkto nga, mga utan, kaya mga barato pa. Barato ha, barato fresh ha. Fresh ko pa dyan, gagikan sa Bukid. Ah, yan po ang ating kaibigan, bagong nating kaibigan. Fresh from the, ano daw? Fresh from the farm. Farm. Ma'am Mercy, Mercy, ano nga po ulit? Mercy Dita de la Cruz. De la Cruz? Yes, sir. Parang malapit na tayo maging magka-apelido eh. De la Cruz, de la Paz po ako eh. De la Cruz ka, sir? De la Paz. Ay, de la Paz. Magkamag-anak tayo. Mag-anak na tayo. Hapit na, hapit na. Hapit na, hapit na. Ma'am Mercy, maraming salamat sa oras tsaka dun sa pag-share ninyo mga presyo ng gulay at iba pang impormasyon tungkol sa pagbibenta ng gulay. And ito yung ating mga kaibigan. Charles, thank you very much. Thank you, sir. And, yes, maraming salamat sa lahat ng nanood sa The Veggie Man Live. Okay, pero hindi pa tayo tapos. Oh, meron tayo tapos kasi meron pa tayong i-interviewin. So sa mga viewers po natin, puputulin muna po natin itong first video natin. Mamaya meron pa po tayong mga video. Meron pa po tayong mga interviewin, ano? So nakita nyo na po yung dito sa Cogon Market, ayan po yung mga member na mingili po. Si Ma'am Mercy naman, siya ay wholesaler, retailer, ayan po yung kanilang mga binibenta. So ayan po yung mga pangkaraniwan na nabibili dito sa Cogon Market. Siyempre, karaniwan po dito is yung pinakbet. Ayan, Marlito, maraming salamat at nanood ka. Ayan, so ayan po yung ating mga paninda dyan, paninda nila. And dito po muna tayo ang tatapos sa ating first video. Maraming salamat. Veggie, good morning po and God bless you po. No? Maraming salamat po sa inyong panonood.